Ako si Yan, isa akong salbetero at ito ang kwento ko. Tanghali na nga ako nakalabas at buti na nga lang umaraw na kaya makakapagtinda na kami na maayos. Ito kasi nakaraan may bagyo at binaka pa kami kaya ngayon araw lang kami makakatinda. Tumabi muna nga ako kasi mayroong bibili. Pagkatabi ko nga binuksan ko na tong cart ko. Tatlong baso nga yung binili at ang beta ko sa isang baso 30. Kaya ito sinimula ko na takalan yung ice cream nila. Dati nga 20 lang bigay ko dito pero dahil mataas na yung materialis ginawa ko ng 30 kasi mahal na talaga mabiliin ngayon. Kaya kailangan magtaas din kami kasi kung di namin gagawin yun kami naman mawawalan. Kaya sa mga nagsasabi dyan kung bakit mahal na yung sorbetes kaya naman nagmahal to kasi nagmahal na rin yung mabiliin. Kailan nga lang kami nagtaas kasi baka kasi iba mabigla kung bakit mahal na yung sorbetes. Wala naman kami magagawa kung hindi sumabay sa mga bilihin ngayon. Hindi naman kasi namin pinupulot yung mga materyales sa paggawa ng sorbetes. Kaya sa mga bumibili sa akin kung bakit mahal na yung sorbetes. Natapos ko na takalan yung ice cream nila at pinalagyan nga nila ng munggo. Natapos ko na nalagyan ng munggo kaya ito kinuha ko na yung bayad nila at sinuklian ko na nga rin. Pagkatapos ko na suklian, sinarado ko na itong sorbetes ko. At di na rin nga ako nagtagal dito. Umalis na rin nga ako kasi wala pa akong ganong benta. Meron nga ulit bibili kaya tumabi muna ako. Gusto nga nila makita yung flavor kaya binuksan ko na itong cart ko at kumuha na ng dalawang cup. Dalawang sapo ngayon binili. Kaya ito sinimula ko na takalan yung ice cream nila. Maaraw na ngayon panahon ngayon kaya makapagtinda na kami na maayos. Hindi katulad na nakaraan. Ang lakas ng ulan. Natapos ko na takalan yung ice cream nila at pinalagyan nga ng munggo. Okay na nga. Kaya binigay ko na yung ice cream nila. Nagpabal pa nga ng isang sampo at sapa ko nga daw ilagay. Kaya ito nilagyan ko na ng ice cream. Buti na talaga umaraw na. Kaya makapagtinda na kami na maayos. Ito kasi nakaraan. Halos apat na araw kami walang tinda dahil nga sa bagyo. Binigay ko na nga yung ice cream. Pagtapos yung kinuha ko na yung bayad. Sinarado ko na itong ice cream ko at tumalis na nga ako dito. Sana ngayon araw makarami ako. Huminto muna nga ako saglit at kinuha ko yung payong ko. Umaraw na kasi at ang init ng araw. Kaya ito kinuha ko muna yung payong ko para ilagay dito sa cart ko para hindi ako gano'ng mainitan. Lalagay ko lang yung payong ko kaya umalis na ako. Maganda lang yung panahon ngayon at sana katuloy-tuloy na to para makapagtinda na kami na maayos. Kasi pag umuulan, hindi kami makatinda na maayos. Meron yung bibili kaya tumabi muna ako. 20 nga yung binili kaya ito kumuha na ako ng cup. Nakakuha na nga ako kaya binuksan ko na tong cart ko para magtakal ng ice cream. Buwinas nga yung pagdaan ko dito kasi 20 agad yung binili. Sana tuloy-tuloy na to kasi ngayon nakapagtinda na maayos. Ngayon lang kasi umaraw. Natapos ko na takalan yung niya. Kaya ito binagay ko na yung ice cream niya. Sinarado ko na itong cart ko. Pagkatapos kong isara, umalis na nga ako dito. Sana maghapon maganda yung panahon para makarami ako ng benta. Huminto muna nga ako kasi makulimlim na. Kaya itong bayong ko, tinupoy ko muna kasi hindi na rin naman mainit. Kaso kinakabahan ako kasi biglang dumilim yung panahon pag naman sana umulan. Umalis na nga ako, baka kasi biglang buhos na naman ulan na to. Pero wag naman sana. Meron niya bibili kaya tumabi muna ako. Kumuha na nga sa 10 piso na apa. Nakakuha na nga ako kaya binuksan na itong cart ko. At nagtakal na nga ako ng ice cream. Natapos na ako sa pagtatakal ng ice cream kaya binigay ko na sa bumili. Sinarado ko na rin tong cart ko at nag-request nga sila na isama ko sila sa vlog ko. Nasama ko na nga sila kaya umalis na ako. Habon na nga at pauwi na nga ako. At buti na nga lang kahit makulimlim dito mula yung ulan kaya nakapagtinda pa rin ako na maayos. O paano hanggang dito na mga boss. Peace, salamat.